Mayaman ka ba noon, Malia? Biglang tanong sa akin ni Marcus nang tumigil ang tricycle sa harap ng bahay. Napaawang ang mga labi ko sa gulat sa sinabi niya. Ha? Gulat na tanong ko nang makaalis ang tricycle. Napalunok ako ng mariin. Kanina, nag-English ka't hindi lang basta English yun dahil halatang sanay na sanay ka. At kung paano ka gumalaw? Sabi niya, gamit ang seryosong boses. Napabuntong hininga ko't ngumiti ng bahagya. Hindi, hindi ako mayaman, Marcus. Sagot ko na totoo naman kasi hindi naman ako mayaman ngayon. Mayaman ako pero parte na yun ang nakaraan. Hindi ko na yung gustong ipagsabi ngayon. Ipinagmamalaki ko ang bahaging yun ng aking buhay ngunit nagbagong lahat sa ngayon. Tumiting sa akin si Marcus na parabang naninigurado kaya nginitean ko na lang siya ng kaunti. Don't worry, I am not lying and thank you. Mahinang sabi ko sa kanaglakad na papasok sa loob ng bahay ko. Nang makatapat ako sa pinto ay muli ko siyang nilingon at nakita ko nakatitig pa rin siya sa akin kaya marahan ko siyang nginitean. At bahagyang tinanguan bago ako pumasok ng tuluyan. Kung sinusubukang pumasok ni Kenzo sa buhay ko, tatanggihan ko. Mamamatay na ako. At kung hindi man ako mamamatay at kung wala man akong sakit ay hindi pa rin. Sa tingin ko hindi ko siya kayang mahalin. Hindi ako magmamahal dahil baliw kong hinahanap si Kenzo sa bawat lalaking nakikilala ko. Para siyang lason sa akin. Parang may tinanim siya sa katawan kung hindi ko kailanman maaalis or maybe is just my imagination. Nandito si Kenzo sa lugar kung nasaan ako at wala akong magagawa tungkol dito. Natutunan kong malaman ang nararamdaman ko. Natutunan kong kontrolin ang nararamdaman ko na parang nakalimutan ko na. Like how I learned to live in this simple house without nothing. I'm still lucky because I have to you. Sabi ko para gumaan ang loob ko. Pero mas lalo akong nalungkot nang matanaw kong pritong tuyo tinabunan ng tray sa ibabaw ng maliit kong lamesa. Napabuntong hininga ko. Magpasalamat ka as if makakain ka pa ulit ng steak. Natatawang sabi ko sa sarili ko nang pumasok sa loob ng kwarto ko. I sat on my hard bed at dahil bahagyang nakabukas ang bintana ay kita kong mga magagandang sunflowers sa labas. Naging genuine ang malungkot kong ngiti habang nakatitig sa kanila. Ang kanilang mga talutot ay maliwanag na dilaw. Paano nalulungkot ako gayong ang paborito kong bulaklak ay nandito, kasama ko. Bulong ko bago umiling, gumaan ang pakaramdam ko. Matapos yun kaya naglinis na lang ako ng kwarto at pagkatapos ko maglinis ay nagsaing ako. At gaya ng lagi kong ginagawa, natulog ako pagkatapos kumain at gumising ng maaga, kinabukasan. Nag-harvest ako ng gulay at pinuno ko ng aliw ang sarili ko sa pagpitas din ng mga bulaklak ng sunflowers para ilagay sa bawat sulok ng bahay ko. Kaunti lang na harvest ko kumpara kahapon, pero sapat na rin ito dahil nakabili na rin naman ako ng bigas. Matapos kong itali ang mga gulay, ay kagad na akong sumakay patungong palengke. At si Aling Maricel na ngiting-ngiti ay agad na nagpagaan ng aking kalooban. Nandito ng swerte ko, sabi niya nang makalapit ako kaya mahina lang ako natawa at tumabi na sa kanya sa looban ng pwesto para makatulong na sa pagbebenta. Naging maganda ang bentahan kaya abala kaming pareho ni Aling Maricel kasi kaliwat kanan ang bumibili. Habang abala ko sa pagbebentahan ko ay may biglang pamilyar na amoy na pumasok sa ilong ko na alam kong kilalang kilala ko. Mabilis ako natigilan habang hawak ang isang bigkis na sitaw na hindi ko mabigay-bigay sa bumibili dahil parang biglang naging blankong utak ko. Magkano? Napalunok ako nang marinig kong pamilyar na boses na yon. Mabilis akong bumaling sa harapan dahil baka imahinasyon ko lang lahat ng mga naririnig at naamoy ko. Pero namutla ako bigla nang makita ko si Kenzo sa harap ng pwesto. Seryoso siyang nakatingin sa akin kaya agad ako umiwas ng tingin. Nanginginig kong inabot ang mga gulay sa ibang mamimili habang pilit na iniignore ang presensya ni Kenzo. 10 pesos sir, sagot niya. 10 pesos sir, sagot niya Aling Maricel na bahagya akong kinalabit. I'll buy all of this. Sabi ni Kenzo kaya napatingin ulit ako sa kanya. Nakatingin siya sa mga gulay habang kunot ang noo. Malia, sabi ni Aling Maricel sa akin, sakang ginuso si Kenzo kaya napalunok ako ng mariin. Iniisip niya ay hindi marunong magtagalog si Kenzo. What's your sir? Nanginginig na tanong ko sa kamabilis na kumuha ng plastic gamit ang nanginginig at nanlalamig kong mga kamay. Bumalik ang tingin ni Kenzo sa akin. We are too close. Ilandang ka lang ang layo namin sa isa't isa. And it feels strange. Kitang-kita ko mga mata niya na naglalaban ng itim at kayumanggi. Napalunok ako ng mariin. I'll buy everything. Seryosong sabi niya habang
Diretsyong tingin sa mga mata ko kaya kumurap ako at tumango bago lumingon kay Aling Marisal na manghang nakatingin kay Kenzo. Bibili niya daw po lahat, nanginginig na sabi ko kay Aling Marisal kaya nalaki ng gusto ang mga mata niya sa gulat at tuwa. Totoo ba? Teka! Tuwang-tuwa sabi ni Aling Marisal saka kumuha ng plastic na mas malaki saka mabilis nang inayos ang mga gulay at nilagay doon. How much? Tanong ulit ni Kenzo kaya muli akong bumaling sa kanya. He still staring at me. Anong iniisip mo, Kenzo? Teka lang po. Mahinang sambit ko saka mabilis na binilang lahat ng mga gulay. Hindi ako makapag-isip ng maayos kaya gumugol ako ng mahigit 5 minuto para sa mga simpleng kalkulasyon. Thank you very much, sir. Thank you so much. Tuwang-tuwang sabi ni Aling Marisal kay Kenzo na seryoso lang. 1,200 po lahat. Mahinang sabi ko sa kadahan-dahang nilahad ang listahang ginawa ko. Mabilis naman yung kinuha ni Kenzo na hindi nagdidikit ang mga balat namin at hindi pa niya yun tinitingnan ay kinuha na niya kaagad ang wallet niya sa bulsa ng pantalon niya at doon ko lang napansin ang suit niya ngayon. Nakasuit siya ng simple pero mamahaling khaki shirt at maong pants. Ang pormahan niya ay tila nasa Manila pa rin kahit hindi naman. Here, inabot niyang 5,000 sa akin kaya napatitig ako doon ng matagal. Sobra po, sabi ko sa kakmang ibabalik sa kanyang sobra. Pero seryoso lang niya akong tiningnan. I can't read his eyes. He seems angry and pissed. I don't know. I'm not sure. Keep the change. Sabi niya saka mabilis na tumalikod. Dala-dala ang malaking plastic kung nasaan ang gulay na pinakyaw niya. Napalunok na lang ako ng ilang ulit at hindi maiwasan ang mga mata kong mamasa. Anong sabi niya, iha? Bakit sobrang binayad niya? Tanong ni Aling Marcel kaya pilit akong umiti sa kanya bago inabot ang 5,000 binayad ni Kenzo. Huwag na daw pong suklian. Sabi ko kaya mas nagulat ko si Aling Marisal at muntik na mapatalon sa tuwa. Mabait talagang Diyos sa atin! Masayang sabi niya at hindi ko masabayan ang saya niyang yun kaya nanghihina na lang akong umupo sa kahon at huminga ng malalim ng maraming beses. Malaking halagang binigay sa akin ni Aling Marisal nung araw na yun dahil ako daw ang kanyang lucky charm. Ayaw ko sanang tanggapin pero sa huli ay pinilit niya yun kaya wala akong nagawa ko hindi tanggapin. Malaki ang kinita ko ngayon pero hindi ko magawang maging masaya. Mas lalong gumulo ang utak ko. What's your plan, Kenzo? Bakit pakaramdam ko may plano ka? Bulong ko sa sarili ko habang naglalakad, patungo sa pila ng tricycle. Ilang araw na siya dito. Busy siyang tao, alam ko yun. Pero bakit siya nandito? He's here for a business. Pero may kumpanya siya sa Manila. Mananatili siya dito pero hanggang kailan? Napubuntong ininga ako. Umuwi ako sa bahay, daladalang kaisipang yun. Hindi lang ako makapaniwalang nakikisalamuha ako ngayon kay Kenzo na para hindi talaga kami magkakilala. Para akong pulubing naghahanap ng Prince Charming. Pero mukhang maayos naman siya. Masaya ako. Napabuntong hininga ulit ako. Nakaka-stress ito kaya nakakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Napapikit ako sa sobrang sakit at ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang na masusuka na ako kaya tumakbo ako papuntang banyo. And like usual, nagsuka ako ng dugo. Nanghina ako matapos kong sumuka ng dugo, kaya nanginginig at nanlalamig akong gumapang patungo sa kwarto ko para makapagpahinga. Please, I am hurting. Piping dasal ko habang mahigpit ang kapit sa higaan ko. Hindi ako makahinga ng maayos at parang mamamatay na ako. Hindi ko alam kung nahimatay ba ako nakatulog, pero nang magising ako'y gumagabin at umuulan na malakas na may kasama pang kulog at kidlat. Mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto para isara ang bintana at pinto para hindi pumasok ang tubig ulan sa loob ng bahay. Naglagay din ako ng balde sa mga parte ng bubong na tumutulo at pagkatapos ng lahat ng yun ay niyakap ko na lang ang sarili ko. Umupo ako sa upuan ang kawayan ko sa sala habang naririnig kong lakas na malakas na ulan. Maiingay at malakas ang patak nito sa bubungan. Mas lalong lumalamig. Ngumiti ako ng malungkot dahil tila magiging maulan ang Pasko ngayon. Mas lalong lumakas ang ulan at biglang namatay ang ilaw kaya mabilis akong kumuha ng kandila para kahit paano may nakita. Noong unang nag-brown out dito'y talagang hindi ako sanay pero ngayon ay unti-unti na ako nasasanay. This is what province life is. Hindi humina ang ulan kaya dinala kong kandila sa loob ng kwarto. Humiga ako sa kwarto ko sa kabinalot ko ng kumot ang katawan ko habang patuloy na pinapakinggan ang ingay ng ulan. Nakaka-relax pero hindi ako makatulog. Nanatili akong gising hanggang sa tumila anang gusto ang ulang pagdating ng hating gabi. Bumalik na rin ang kuryente at doon lang ako nakaramdam na antok.
Nakatulog ako sa oras na yon at maaga pa rin akong nagising. Pagkalabas ko sa umaga ay kaagad kong tiningnan ang mga pananim ko at nakaramdam ako ng tuwa nang makita kong hindi nasira ang gulay at bulaklak ko. Imbis na masira ay mas lalo lang tumingkad ang mga kulay nila na tila siyang-siya dahil sa ulan kagabi. Wala na akong i-harvest na gulay kaya nag-agahan na lang ako't naligo bago pumunta sa palengke. Tuloy pa rin ang bentahan kahit medyo may baha at ang laki pa rin ang ngiti ng mga nagbebenta. Ang lakas ng ulan kagabi, Malia! Maayos ka lang ba? Kaagad na tanong ni Aling Marcel. Saka ako'y nabutan ng isang baso ng Milo na binili niya sa naglalako. Masaya ko naman yung tinanggap bago tumango. Okay lang po ako, kayo po. Balik na tanong ko kaya bumuntong hininga siya. Naanod ng baha ang mga talo na pananim namin. Ang ulan talaga. Sabi niya saka nagtawag ng mga mamimili pero walang gaano lumalapit dahil kaunti lang din ang tao ngayon. Dahil sa basa ang lupa ay siguradong tinatamad ang maraming lumabas. Nagpatuloy si Aling Marisal sa pagtawag ng mga tao pero kalaunan ay may naalala siyang sisingilin kaya umalis siya at naiwan ako sa pwesto habang umiinom ng Milo na bigay niya. Abala ko sa pag-inom nang may makita akong naglalakad papunta sa maliit naming stall. Napalunok ako at kaagad na tumayo. Binitawan kong Milo na hawak sa kanagpalingalinga para hanapin si Aling Marcel pero wala siya. Pogi, ano sa'yo? Sir, bili ka ng gulay namin! Tawag na iba pang nagbebenta kay Kenzo pero tuloy-tuloy lang siyang naglakad at huminto sa tapat ng pwesto namin. Nagtama agad ang mga mata namin. I need vegetable again. Sabi niya at kumuha siya ng isang bitter gourd na hindi ko sigurado kung gusto niya o hindi. Nung nakatira pa ako sa kanya, hindi ako nagluto ng ampalaya. He's more on foreign dishes, so him buying Filipino vegetables made me think that he changed. Napanunok ako sa kabinaba kong mga mata ko sa mga gulay na hinawakan niya. Alam niya man lahat ng mga yan? I'll buy everything. How much? Mabilis na tanong niya kaya marina ko napanunok. Sandali lang po. Nanginginig na sambit ko sa kakumuha ng plastic para mailagay na doon lahat ng gulay. Nanginginig ang mga kamay ko pero nagawa ko namang ng tama. At dahil kaunti lang ang benta ngayon ni Aling Marcel ay mabilis ko yung nilagay sa plastic. 600 po, sabi ko habang pilit na iniiwasan na mapatingin sa mga mata niya pero hindi ko rin nagawa. Sinalubong kong tingin niya at hindi ako sigurado kung makakaiwas ako ng tingin. Eto, sabi niya bago ako binigyan ulit ng 5,000 piso. Napaawang ang mga labi ko saka napatingin sa perang hawak ko na ngayon. Keep the change, sabi niya, pero hindi pa rin umaalis sa harap ko. Sobra-sobra po ito, sabi ko. I said, keep the change. And here, sabi niya sa kanila pagsapapag nagawa sa kawayan ng isang paper bag. Nanuyong lalamunan ko pero bago pa ako makabawi ay tumalikod na siya, dala ang plastic na puno ng mga gulay. Isang butil ng luha ang bumagsak sa mga mata ko. Dahan-dahan kong tiningnan ang laman ng paper bag. Bumibilis ang tibok ng puso ko at nasasaktan ako nang makakita ako ng milk tea at burger. Hindi ko alam kung anong iisipin ko kaya mabilis akong tumingin sa harapan dahil baka sakaling hindi pa siya nakakalayo. Pero ni Anino niya hindi ko na nakita. What's this? Anong ginagawa niya? Tulala ako nang maabutan ako ni Aling Marcel. Malia, ubos na kaagad ang mga paninda natin? Manghang tanong niya kaya ngumiti ako. At saka dahan-dahang inabot sa kanyang 5,000 binayad ni Kenzo. Bumalik po yung bumili sa atin kahapon at inubos niya po ulit yung paninda. Sabi ko kaya napatalon si Aling Marcel sa tuwa. Panginoon ko, salamat po! Masayang sabi ni Aling Marcel. Saka mabilis sa sinilip ang laman ng paper bag na iniwan din ni Kenzo. Mas naging masaya siya at nagpapapalakpak. May gusto sana akong sabihin pero sa huli pinili kong manahimik. Kay bait naman na lalaking yun. Sa kanya rin galing to? Nagustuhan niya yata ang mga sariwang mga paninda natin. Magugustuhan ito ng apo ko, panigurado. Napalunok ako ng mariin bago tumingin sa paper bag tapos tumango. Magugustuhan niya po yan, matamlay na sabi ko. I can't replicate Aling Marisa's happiness. Binigyan niya naman ako ng medyo malaking pera dahil sa pagtulong ko ngayon ay matamlay pa rin akong umuwi. Napabuntong hininga ako pagka-uwi ko. Gusto ko lang matulog buong araw dahil baka mawala lahat ng gumugulo sa isip ko. Pinilit ko matulog pero hindi ko magawa. Natulala na lang ako habang nakatanaw sa bintana at makalipas ang isang oras ay bumuhos ang ulan. Pero hindi na kasing lakas kagaya ng kagabi. Malungkot akong umiti dahil bigla akong nalungkot. Gusto kong bisitahin ang puntod ng aking mga magulang.
Nanatili akong nakatanaw sa pagbuhos ng ulan, pero tumigil din naman ito kaagad. Ang lamig ng panahon ay nagbigay sa akin ng lalong pagkalungkot. Fake ang kasal. Kung hindi to peke, ano kayang buhay ko ngayon? Nasa bahay pa rin kaya ako ni Kenzo tumutuloy? Bulong ko sa sarili ko pero kalaunan ay napangiti din ako ng matamlay. Anong silbi ng pag-iisip ng mga bagay nito ngayon, hindi ba? Kung hindi naman peke ang kasal ay siguradong sa mga panahon nito yung napawalang bisa na din. Malamang may asawa na siya. Or maybe kasal na talaga siya kay Beatrice. Ayos lang. Napasingap ako at napabuntong hininga. I spent the rest of the day overthinking, so the next day I wasn't really feeling well. Tinanghali ako ng gising sa sumunod na araw kaya nagpasya na lang akong huwag nang pumunta sa palengke para tumulong kay Aling Marcel dahil siguradong ubos na ang paninda niya kapag dumating ako. Abala ako sa pag-aayos ng aking hardin kahit na hindi magandang pakaramdam ko. Tumigil lang ako nang makaramdam ako ng hilo at sana hindi ako sumuka ng dugo. Naging mabuti rin kaagad ang pakaramdam ko kaya nagpasya akong maglinis na lang ng katawan. Matapos kong maligis saktong dumating si Aling Pasita na mukhang may pupuntahan. Aling Pasita! Mahinang bati ko. Ano bang nangyari sa inyo kahapon ni Marcos at tila nahihiya na sa'yo ngayon? Tila nanunoy ang tanong niya kaya ngumiti lang ako at umiling. Wala naman po. Sabi ko saka sa huli sinabayan ko ng kaunting tawa kaya tumawa na rin siya. Hay naku! Sabi ko na nga ba't may gusto na sa'yo ang batang yun? Panunukso niya pa kaya naging hilaw ang ngiti ko saka ako muling umiling. Tumawa pa lalo si Aling Pasita at tinasandali pa'y bigla siyang tumigil na tila may naalala. Ay, Sus Mariosep! Kaya nga pala ako pumunta dito para ayain kang pumunta sa simbahan. May special na misa doon para sa pagpapasalamat. Ayaw sumama ni Marcos sa akin kaya ikaw ang pinuntahan ko lalo na't alam kong sasama ka, sabi niya. Napaawang ang mga mata ko sa narinig. Hindi ko naman siguro makikita doon, hindi ba? Pinilit kong umiti saka tumango sa kanya. Sige po, sandali lang po. Mahinang sabi ko kay Aling Pasita at saka dahang-dahang pumasok sa kwarto para kumuha ng medyo makapal na jacket. Para sa lamig at para na rin matakpan ang ilang pasang nasa braso ko na hindi naman gaanong halata. Bilib din talaga ako sa iyo, iha. Hindi ka talaga nakakalimot sa Diyos. Manghang sabi ni Aling Pasita kaya malungkot lang akong umiti. Siya na lang po kasi ang meron ako. Mahinang sagot ko at hindi ko alam kung narinig niya ba dahil hindi siya nagkomento doon. Nagpasya kaming maglakad na lang patungong simbahan dahil hindi naman mainit ang panahon. Maputik na lang pero mas gugustuhin ko ding maglakad para hindi na kami gumasos pa ng pumasahe dahil pwede namang lakarin. Kinuwento sa akin ni Aling Pasitan tungkol kay Marcos habang naglalakad kami. Puring-puri niyang anak niya at halos ibunyag na niya lahat ng sekreto nito sa akin na hinayaan ko na lang dahil ayaw ko naman siyang putulin sa pagsasalita. Hindi nga nagtagal ay nakarating kami sa labas ng simbahan at mula dito'y kitang-kita ko na marami nang nasa loob. Napansin ko na sadyang malapit sa Diyos talagang mga tao dito at tulad ngayon na walang okasyon ay may misa talaga sa simbahan. Ito nga yata ang dahilan kung bakit sadyang masagana ang lugar na ito. At minsan lang nakakaroon ng problemang mahirap lutasin. Pumasok kami ni Aling Pasita sa loob at napili namin na umupo sa bandang gitna para makinig ng maayos. Ilang sandali rin nga ay nagsimula ng misa. Taimtim ako nakikinig sa sermon ni Father. Nang may naramdaman akong biglang kaba, napanunok ako ng mariin sa kanapahawak sa puso ko. Parang may nakatitig na hindi ko maintindihan kaya lumingon ako sa likuran ko. Lahat naman ay tila nakikinig kay Father sa likuran kaya lumingon ako sa kaliwa at ganun din. Napakulot ang noo ko sa kahuli akong lumingon sa kanan. At may nakita akong hindi ko inaasahan. Nakita ko si Kenzo at nung nakita niya na napatingin ako sa direksyon niya, agad siyang tumingin sa harapan. Napaawang ang mga labi ko sandaling nagtagal ang tingin ko sa kanya. Nakita ko kung paano umigting ang panga niya. Nasa kabilang row siya pero hindi yun masyadong malayo kaya kitang kita ko. Ang kanyang mga labi nasa mabangis na linya na parang sinusubukang makinig ngunit wala siyang maintindihan. Napalunok na lang ako saka muling tumingin sa harap. Ang gwapo na lalaki sa kabila! Dinig kong bulungan ng mga babaeng nasa edad na 18 lang yata na nakaupo sa tabi ko. Hindi ko na ulit napigilan ang sarili ko at muli akong lumingon sa direksyon kung nasaan si Kenzo. Muling nagtama ang mga mata namin at sa pagkakataong ito'y hindi na siya umiwas ng tingin sa akin. Sinalubong niya mga mata ko, kaya ako na mismo nag-iwas ang tingin at muling tumingin sa harap. Wala akong naintindihan sa kahit anong sinabi ni Father.
Ang alam ko lang, sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Masyadong mabilis na baka mahimatay ako ngayon. Hindi na muli ako lumingon sa direksyon ni Kenzo. I'm busy calming my heart na hindi naman nangyari. Parang pumapasok sa isang tenga ko, lumalabas ulit sa kabilang mga sermon ng pari. I'm seriously clueless on what the message was all about. Sinubukan kong intindihin pero hindi ko talaga kaya. At hanggang sa matapos ang misa, ay isa lang alaman ang isip ko kung hindi si Kenzo. Kailan ba siya babalik ng Manila? Bulong ko. Natapos ang misa, tumayo ang lahat. Nanatili ako nakaupo dahil pakaramdam ko nangihina ako ng lubusan. Si Aling Pasita ay may kausap ng mga kaedad niya na nasa malapit lang. I tried to take a deep breath. Maliya, iha! Biglang sabi ni Father na nakalapit na pala sa akin nang hindi ko namamalayan. Mabilis akong tumayo sa kasya kinamayan. Father, magandang araw po. Sabi ko sa bayo ko, marahan niya namang hinawakan ng ulo ko, saka akong nginitian. Maayos lang bang pakaramdam mo, anak? Malumani na sabi niya kaya napanunok ako bago marahang tumango. Opo, Father, maayos naman pong pakaramdam ko. Sagot ko kaya ngumiti siya. Huwag mong kalimutan na magdasal, Maliya. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Sabi ni Father, saka siya tumingin sa gilid ko kaya wala sa sariling napatingin din ako doon. Nakita ko si Kenzo na nakatayo sa tabi ko. Malapit siya sa akin. Sobrang lapit niya talaga. Kumikting pa rin ang panga niya ngayon at nakatingin siya sa kamay naming magkahawak pa rin ni Father bago siya tumingin sa mismo mukha ng pari. Napatikim naman ako at bahagyang lumayo kay Father dala ang hilakong ngiti. Mr. Del Mundo, mabuti naman at nandito ka pa rin sa aming bayan. Bati ni Father kay Kenzo saka ito hinawakan ng bahagya sa balikat. Tumingin sa akin si Kenzo saglit bago tumangos sa pare. I might go back tonight. I'll go home tonight. Sabi niya bago tumingin ulit sa akin. Napayo ko na lang ako, saka lumunok na mariin. Mauna na po ako. Mahinang paalam ko. Mag-iingat ka, iha. Sagot naman ni Father at matapos yun, ay kaagad na ako lumapit kay Aling Pasita na hindi na muling tinitingnan si Kenzo. Umuwi na po tayo. Pag-aya ko kay Aling Pasita na kaagad naman akong tinanguan. Kaya mabilis naman kaming lumabas ng simbahan. Ang puso ko'y sobrang lakas pa rin ng tibok na hindi ko maintindihan. Nakakatakot at nakakakaba. Ang ganda na mensahe ni Father kanina. Hay naku, sana sumama si Marcos sa atin. Ang ganda mo kasi, Maliya, kaya ang batang yun ay hindi na yata makatulog dahil sa'yo. Biro ni Aling Pasita pero wala akong kariya-reaction dahil parang naiwan ang utak ko sa loob ng simbahan kung nasaan si Kenzo. Uuwi siya mamayang gabi. Babalik na siya kay Beatrice. Napangiti ako ng malungkot. Siguro masaya na sila ngayon. Sigurado ako doon. Bulong ko sa sarili ko. Nang makarating sa bahay ay mas lalo lang akong nakaramdam ng lungkot. Wala sa sariling nilibot kong tingin ko sa bawat sulok ng kubo kong ito. Gumiti ulit ako ng malungkot. Napakalayo ng buhay ko ngayon sa buhay ni Kenzo. Kaya dapat lang na bumalik siya sa Manila dahil hindi naman talaga namin nakilalang isa't isa. Kung hindi dahil sa pananakot ng kanyang lolo, ay hindi siya papayag sa karumal-dumal na peking kasal na labis na sumira sa kanyang buhay. Hindi sana namin kilalang isa't isa. Hindi ko sana siya minahal. But it's fine. Sabi kasi nila, magmamahal ka sa hindi inaasahang pagkakataon at hindi inaasahang tao. Kahit kailan, hindi naging mabuti si Kenzo sa akin. Siya ang pinakamasama kong bangmungot. Pero isang araw nagising ako at na-realize ko na mahal ko na pala siya. Pero akin na lang yun. At ang pagbabalik ni Kenzo sa Maynila ngayong gabi ay isang magandang balita. Magandang balita. Sabi ko, sinusubukan kong i-gaslight ang sarili ko. Lumipas ang mga oras at pakaramdam ko, sobrang nasasaktan pa rin ako. Hanggang sa gumabi na at bumuhos na sobrang lakas ng ulan na nagbigay sa akin ng takot. Sobrang lakas ng ulan. Pati na rin ang hangin na pakaramdam ko hilili pa rin ang buong bahay. God, nag-drive ba si Kenzo pabalik na Manila? Bulong ko habang nakatingin sa bintana. Kitang-kita ko sa bintana kung gaano kalakas ang ulan dahil nililipad nitong kurtinang nakatanaw. Pumapasok na rin ang tubig ulan pati dito sa kwarto kaya siguradong hindi ako makakatulog ngayon. Hindi ako mapakali. Bumangon ako saka pumunta sa sala. Nakita ko kaagad ang basang sahig dahil sa tulo sa butas na bubong at sa tubig na pumapasok mula sa labas. Kaagad kong tinaas sa mga gamit ko para hindi mabasa at tinakpan ko rin ang ilan para hindi mabasa ng tuluyan. Tahimik akong nagdadasal habang ginagawa yun. Panakanak ang pagsulyap ko sa labas at hindi ko alam kung sasaya ba ako dahil ilang sandali pa'y unti-unting humina ang buhos ng ulan.
Huminga ako ng malalim sa kananghinang pumasok sa kwarto. Humina ng tuluyan ng ulan pero kumikidlat pa rin kaya hindi pa ako nakakampante. Bumuntong hininga ako bago niyakap ang unan ko. Shit! Malia! Malia! Bigla akong napatayo ng tubig sa narinig. Nananaginip ba ako? Was that my imaginations? Malia, open up please! Nagwalang puso ko at hindi man ako sigurado sa narinig. At halos takbuhin kong papunta sa pinto para buksan yun kaagad. Kenzo? Gulat na sabit ko nang makita ko siyang basang-basa sa labas. Hindi ko siya makita ng malinaw dahil sa dilim. Pero na makita ko na medyo hindi tubig ang pagkakatayo niya, ay hindi na ako nagdalawang isip na sumuong sa ulan para puntahan siya. Shit, baby. I'm so sorry. I'm so sorry. Lasing na sabi niya na makalapit ako. Agad niyang niyakap ang bewang ko at sinubsob niya ang mukha niya sa leeg ko habang binubulong ang mga katagang yun. Nanigas ako tila nakalimutan kong ulan dahil doon. Kenzo, what are you doing? Mahinang tanong ko pero ilang saglit pa yung nakaramdam ako ng mainit na likido sa leeg ko at nakarinig ako ng mahinang singhot mula sa kanya na mas lalo kong kinabigla. Umiiyak ba si Kenzo? Ano kayang mangyayari sa tagpong iyon? Ano nga kaya ang rason bakit muling nagpakita si Kenzo kay Malia? Mahal na kaya niya si Malia? Pero huli na nga ba dahil malapit nang iwan ni Malia ang mundong ibabaw? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.